Okay, so magandang hapon po sa inyong lahat. Late afternoon here in the Philippines. Sana po ay patuloy po tayong nasa mabuting kalagayan. And hopefully, every one of us right now is doing fine. Yung pong ating mga kapatiran na nasa abroad, especially, na malayo sa mga mahal sa buhay. Yung pong ating mga kapatid na pagaman ay nandito sa Pilipinas, but they cannot see their loved ones because they have been lockdown in some areas. Sa lahat po ng ating mga frontliners, kumusta po kayo? Hopefully that you're doing fine. Sa lahat po ng ating mga OFW, po, hopefully that you are in your best state, in your best health. Sa lahat po ng ating mga kapatiran na namimiss na nila ang church. Good afternoon po. Sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay, ang ating mga magulang, ating mga kapatid, mga relatives po natin na hindi po natin nakikita because of the lockdown. And I am so blessed that we have this kind of ministry by way of our Facebook Live, no? Sana po yung ating frequency, yung Wi-Fi natin ay maging maayos, no, sa hapong ito. And especially ang ating sound. Sa lahat po ng ating patuloy na nakikinig, no, those people who are watching us, those people who are praying for us, and even sinishare ng video, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa inyong pag-support. Pagkat po, this encouraged me to put on preparing some lessons and Bible study po. And we are going to have a study again connected to the Old Testament. Kahapon po ay we have discussed about Mosaic Covenant, no? Yun po yung panahon na ang Panginoon Diyos pinili niya ang Israel as the kingdom of priests. So iko-connect po natin ngayon ang ating Bible study sa priesthood. So this is under God's active intervention series. So series po ito. Hindi ko po alam kung hanggang saan ang extension. Pero alam po na it will cover the whole Bible and even the church history. Yeah, medyo mahaba-haba po ito, mga kapatid, no? Huwag po sana kayong magsasawa. But you have going, I tell you, that through following this video, you're going to have a very good information from the Bible. Okay? So, hindi po natin basta-basta ito malalaman sa pamagitan lang po ng pagbabasa because it takes some explanation in some of the verses of the Bible. Okay? So, muli po ay magandang hapon. So, dadako na po tayo sa ating study, the priesthood. Okay? So, dalawa po ang order ng priesthood sa Bible. Dalawa pong order. So, yun pong ating didiscuss after the prayer, after yung prayer po natin. Okay? So, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa hapong ito. I-bless po kami, Panginoong Diyos, at pagpalain ang aming pong pag-aaral sa iyong mga salita. In Jesus' name, amen. Alright, so muli po ay nasa God's Active Intervention Series na po tayo. Okay, hindi pa po tayo nangangalahati sa study na ito. Mahaba po ito, mga kapatid. Pero nakita ko po ako rin po ay personally na be-blessed sa study na po ito. Okay, so ganito po. So we're discussing the priesthood, no? So, we're discussing the priesthood. Ano po ba itong priesthood? Bakit po mahalaga po itong ating pag-aralan? Una sa lahat, pag sinabi natin priesthood, alright, priest, yun po yung middleman. Huh? O kung marami sila, middlemen. So, ang mga high priest o priest ay puro po mga lalaki. No? Wala pong priestess. Okay? So, all of them are male. So, ngayon po, two orders po ang pinagkuhanan ng priesthood. Two orders, okay? One of the order is called the Melchizedek order, okay? Melchizedek order. Ang isa po na order ay tinatawag nilang Aaronic order or from the tribe of Levi, okay? So si Melchizedek po ay kakaiba, no? Kay Aaron. So dalawa po ang priesthood. Ang isa po ay Melchizedek order. Ang isa po naman ay Aaronic order, okay? Now, of course, sa mga Mormons, kinopya po nila yan, no? Sila daw ay nasa Melchizedek order.
But these are cults, no? Cults po ito. Itong mga Mormons na ito. So wala po itong, wala po silang relasyon sa Bible. Bagaman they claim to be under Melchizedek order. Okay? But these two orders are all the order God has given. Ang Aaronic order po ay under ng nation ng Israel, no? Ang Melchizedek order, kakaiba po siya. Hindi po siya sa cloud ng nation Israel, all right? At Melchizedek order is more superior over the Levitical priesthood. More superior. Si Melchizedek po ay picture po siya ng ating Panginoong Jesucristo in Hebrews chapter 7 verse 1 to 4. Okay? And si Aaron naman, okay? Picture din siya ng ating Panginoon in Hebrews 7 verse 11. So both of these high priests, si pinagmula ng priesthood, ay picture ng ating Panginoon. Actually, lahat po ng ating pag-aaral about the priesthood, it pictures the Lord Jesus Christ and us. Okay? Spiritually speaking. Tandaan po natin nung aking tinuro sa inyo yung Mosaic Covenant. Ang Mosaic Covenant po, exclusive po sa Israel yun, no? But since nawala po ang Israel temporarily, no? Ay we took over the position as the priest. So, ibig sabihin po nito, okay? Si Jesus Christ yung high priest, tayo naman po yung mga priests in the New Testament, okay? But in the millennium, babalik po yung priesthood. And the restoration of Israel, the restoration of Levitical priesthood in the millennium will happen when Jesus Christ will sit on the throne after the second coming of Christ. Okay? So, the restoration of Levitical priesthood in the millennium in Ezekiel chapter 40 to chapter 48 has to do with the sins of nation Israel. That is in Colossians 2:17. So, mamaya po tayo magtatap, magkukuha ng mga verses. So, nire-review po lang po natin. This is the foundation. Okay? Bakit po mahalaga na maintindihan po natin ito? Because we cannot understand the meaning of our position as priests and the meaning of Christ's position as the high priest without going back to the original, okay, the original people that God has instituted or that God has commissioned, no? Ang Mosaic Covenant is under the faith and works salvation, ha? Hindi po siya katulad ng ating salvation ngayon. So ang Mosaic Covenant po ay under po siya ng National Commission ng Israel as God's priest. But since they disobeyed, all right? They became disobedient. God temporarily in our time, the church age, gave this position to us, all right? Minus the tabernacle, minus the blood sacrifices, minus the Old Testament's offerings, we are God's priests today. Alright? As believers. So ngayon, sinong high priest natin? Ang ating Panginoong Jesucristo. So you are going to see that there is a type or picture that happened from the Old Testament to the New Testament. Okay? Kaya lang, kakaiba talaga yung Old Testament. Makita natin yung elaborated description ng Old Testament. At makita po natin yan sa dalawang aklat ng Bible. Alright? Yung Levites or Leviticus at saka Exodus. Okay? So, balikan po natin. There are two orders in the high priest. Ano po yon? Yung Melchizedek order and Aaronic order. Okay? Yung Melchizedek order, binanggit po yan sa book of Genesis, chapter 14. So, wala pang nation Israel. So, Abrahamic, si Abraham pa lang ay, ano pa lang, simula pa lang siya. Actually, hindi pa po bansa ang Israel noon. Wala pa nga si Jacob, no? But, nag-appear na yung si Melchizedek. And people are asking, Pastor, sino po si Melchizedek, no? Kung babasahin natin si Melchizedek sa Hebrews 7 verse 1 to 4, ito po ang sinasabi ng Bible. Hebrews 7 verses 1 to 4. Okay, kung nandyan po kayo, ay nag-aaral po tayo ngayon about the priesthood, Hebrews chapter 7 verse 1 to 4.
Okay? So if you are a serious student of the Bible, you're going to follow me. Hebrews 7 verse 1 to 4. Okay? Melchizedek is a mysterious king of Jerusalem. Mysterious king. Hebrews 7 verse 1 to 4. For this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him, to whom also Abraham gave a tenth part of all, first being by interpretation king of righteousness, and after that also king of Salem, which is king of peace. So si Melchizedek pala isang king. Sa siyang hari, ha? Siya ay king of what? Salem. Alright? So, siya po ay nag-offer sa kanya si Abraham. Binigay niya yung 10% ng kanyang spoil, yung war spoil. After the war, yung spoiled noon, okay, yung nakuhang mga material things na ng kalaban, okay, material possessions, okay, kinuha po yung 10% doon sa war spoils, and then ibinigay po doon kay Melchizedek. So that is the first time nag-appear po yung 10%, okay, na inoffer sa isang priest, okay, or high priest, okay. Now, to whom also Abraham gave a tenth part of all, first being by interpretation king of righteousness, and after that also king of Salem, which is king of peace, without father, without mother, without descent, having neither beginning of days nor end of life, but made like unto the Son of God, abided a priest continually. Okay. Now consider how great this man was, unto whom even the patriarch Abraham gave the tenth of the spoils. Alright, so makita po natin si Melchizedek is really a mysterious king of Jerusalem. Mysterious, bakit po mysterious? Eh, hindi nga malaman kung sino siya. Okay? But considering may mga verses sa Bible, during this time, no, sa Genesis 14, buhay pa po dito si Shem. And he might be the oldest person living. Okay? So, alam po natin ang blessing ng Diyos kay Shem sa Genesis 9, no? Nasa kanya yung God bless the God of Shem. Si Shem po, anak po ni Noah. Alright? Sige mo, paglabas sa ark, tatlo pong anak na lalaki, at isa po doon ay si Shem. And during Genesis 14, Shem is still alive. Alright? And he is the greatest person, okay? Na nabubuhay during that time. Okay? Now, somebody said that Shem might be Melchizedek. Okay? Sapagkat yung pagiging high priest ni Melchizedek here, okay, is connected with what? Connected with the kingship, king of Salem, no? So he could be Shem. And some said it's Enoch, because Enoch never died, no? Hindi po siya namatay, no? And because dito, sabi ng Bible, continually, abided a priest continually. So there is a two-person na choices po nila. But I prefer Shem, yeah? Because si Enoch, okay, right now, hindi pa siya namamatay, ay kung siya ay priest continually, then he would replace Jesus Christ, because Jesus Christ is also a high priest continually. So ibig sabihin, dalawa na yung high priest na hindi namamatay, no? And I believe Melchizedek is real human, okay, buhay siya. Tao siya talaga, but he pictured the Lord Jesus Christ. He's a mysterious king, no? So Shem might be the person here that his other name is Melchizedek. Okay, yun po yung isa sa sabihin nating malapit na katulad, no, ni Melchizedek, okay, Shem. Right, so now may mga bagay na talagang ang pagpapaliwanag ay makukumpleto lang, no, kapag tayo po ay nasa heaven na, no. Okay, now but the answer for that, isa sa ating pinakamagaling na tagapagturo ng Bible is that he answered that Melchizedek was Shem. Okay? That is the answer of Dr. Rockman. But
Bago po yon, mga kapatid, mag-focus tayo kay Melchizedek. Let's move on. Sapagkat po, meron pa pong isang priesthood order. Ang order na pong ito ay si Aaron. And according to the study, Melchizedek order is superior over the Levitical priesthood. Superior po siya. Sapagkat ang order ni Christ ay galing kay Melchizedek, hindi galing kay Aaron. You go to Hebrews chapter 7, verse number 11. Hebrews 7, verse number 11. Okay? Hebrews 7, verse number, punta na po tayo sa verse 17. Okay? Verse 17. For he testified, thou art a priest forever after the order of Melchizedek. After the order of Melchizedek. So, Jesus Christ's order ay hindi po galing sa order ni Aaron. Ibig sabihin, hindi galing kay line, sa line ni Aaron. Galing sa line ni Melchizedek. Okay? Ang order ni Jesus Christ as the high priest. Okay? So, dalawang high priest po order, no? Melchizedek and Aaron. Alright? Now, kay Aaron, ito na po, no? Ito yung under ng Mosaic Covenant. So, pinag-aralan po natin kahapon about the Mosaic Covenant that God chose Israel to be the kingdom of priests. So, kaya pinili si Aaron, pinili ang Levite, okay? Ang mga Levites, yung tribe ng Levi, na siyang magiging line ng priest. And Aaron was chosen as the high priest, the first high priest in Hebrews 7 verse 11. Check po natin ito, Hebrews 7 verse number 11. If therefore perfection whereby the Levitical priesthood, for under it the people received the law, what further need was there that another priest should rise after the order of Melchizedek and not be called after the order of Aaron? So, dalawa pong order ito. Aaronic and Melchizedek order. Okay, now, so you can see that the whole book of Leviticus, kapag nagbasa po kayo, amen, isa yun sabi nilang pinakamahirap na basahin sapagkat sabi nga nila, very boring, no? Ang book of Leviticus. But, alam niyo po ba, mga kapatid, ng buong libro ng Leviticus, okay, it talks about the priesthood. It talks about the high priest. It talks about the sacrifices, the offering, okay, under the Mosaic Covenant. Lahat po yon in the offerings of Leviticus, especially those that involved with the sacrifice of animals, alright, the whole book, you will find all kinds of types that point to the one final sacrificial offering of Jesus Christ. Pastor, bakit po namin kailangan basahin ng Leviticus? Eh, ang hirap palang basahin at hirap intindihin at ang hirap na wala naman kami, hindi naman kami Hudyo. Why you have to read that? Okay? At sabi mo kanina, boring ito. Why you have to read that? Okay, ito po ang reason. Because those sacrifices, okay, that involves the animals, okay, you will find all kinds of types that point to the one final sacrifice offering of Jesus Christ. There you go. Amen? Ito pala, mga kapatid, ay picture or type of the Lord Jesus Christ. So, hindi mo pwedeng itabi, na? Hindi mo pwedeng isang tabi at pagkatapos, hindi ko babasahin ito, no? Because ito po ay nagpipicture sa ating Panginoong Hesus Kristo. So, that sacrifice ends all physical sacrifices for the sins. Yung kamatayan ng Panginoon. That you will see that the culmination or the end of all the sacrifices. Alright? So, ang point kasi dito ng Panginoon, kung bakit kailangang maintindihan natin yung mga sacrifices na ito, ay upang sa ganun, maintindihan natin yung final sacrifice na binigay ng Panginoon sa tao. Okay? Bagaman, makita nyo po sa Leviticus, ang dami pong sacrifices po nun, no, offering, sacrifices. So, you will see, those physical sacrifices is now connected and picturing the Lord Jesus Christ. Okay, now, ay napakahalaga po na basahin pa rin natin, no? Now, you will see also that the finished work of Christ in Hebrews chapter 10, kailangan nating basahin ang book of Hebrews. So, hindi mo pala maintindihan ang book of Hebrews without going back to the Old Testament sacrifices kasi ang daming binabanggit sa Hebrews, book of Hebrews, and New Testament na ito. Okay? Paano mo maintindihan yung Hebrews, book of Hebrews without going to Leviticus? So, it means that
counterpart pala ng New Testament, okay, especially sa book of Hebrews, ang Exodus at saka Leviticus. And you cannot understand Hebrews, alright, without going back to the Old Testament, Exodus and Leviticus. So hindi mo rin makikita yung plain explanation ng book of Hebrews without going back to the book of Exodus and Leviticus. Hindi mo makikita yung detalye, okay, at yung pagpapaliwanag ng book of Hebrews without having some understanding from the Old Testament. Kaya nga po, pinag-aralan natin ito. Okay, now, nearly every feast and offering can be found some figure, picture, or type of the Lord Jesus Christ. Okay? So, this typology adds further importance to Christ's statement in John 8:46. Ano sabi na ni Jesus Christ sa John 8:46? Tingnan natin ito. Okay? John 8:46. Alright, tignan po natin sa John 8:46. John chapter 8, verse 46. Alright? Ito na po. Which of you convinceth me of sin? And if I say the truth, why do you not believe me? Okay, so they know about the Old Testament. They know about the pictures, the figures. So alam nila mga kapatid during the time na may mga offering and sacrifices. But the importance to Christ's statement in John 8:46 points out that those things in the Old Testament pictures the Lord Jesus Christ. Okay? So Aaron himself is a picture of Jesus Christ. His sons are pictures of those who received Christ in the New Testament. So makita po natin anong kalalagyan ng Roman Catholic Church ngayon. Eh meron silang priesthood. Meron silang mga pare, no? Kung tayo, we took the position of the priesthood in the Old Testament because of the temporal rejection of Israel, then what is now the status of the Roman Catholic priesthood? Ano ito ngayon sa ating panahon? Now listen to this. The Roman Catholic Church priesthood is a pagan abomination and is not remotely connected with Levitical priesthood of the Old Testament or the priesthood of the believer in the New Testament. There you go. Okay? It means that everything happening inside the church is not efficient. Okay? Is not effectual. Ineffectual sa salvation ng tao. Because in the Old Testament, para masave ang tao, okay, they need the sacrifice, animal sacrifice. In the New Testament, para masave ang tao, he has to trust the only sacrifice, and that is the sacrifice of Christ on the cross. Now, that is only once and for all, Hebrews 10, verse 10. Ngayon, ang ginagawa ngayon, mga kapatid ng Church, ng Roman Catholic, every Mass, every Eucharist, ginagawa po nila that Jesus Christ is being sacrificed every time they have sacrifices or Eucharist. So, that will debunk, that will destroy the whole foundation of the Roman Catholic Church. Because they said that every time that Jesus Christ, every time that we have the Eucharist, we have sacrifices of Jesus Christ. No, I tell you, that's wrong. Kaya nga po, nung dumating ang Panginoon, doon sa Calvary in John 9:30, sabi niya, it is finished. Ano yung natapos na yun? Tapos na yung series of sacrifices in the Old Testament. At kinumplit po niya, and he gave the last and final sacrifice. Now, in Exodus chapter 28, as well as in Exodus chapter number 29, you will see, okay, Aaron, okay, the high priest, is plainly a type of the high priest mentioned in Hebrews chapter 7, verse 26 to 28. Okay? That is Jesus Christ. And his sons, okay, then represents those who accepted Jesus Christ as their Savior. John 1:12, Hebrews 2, verse 10, and verse number 12. So maliwanag po, mga kapatid, na ang lahat ng mga bagay sa Old Testament ay pinipicture po niya ang New Testament.
in the Mosaic Covenant, bagaman we are not related there, okay, nakita po natin na nagkaroon tayo ng a little connection to that Mosaic Covenant because of the priesthood of Jesus Christ and of course, our position now as priests. So, hindi natin maintindihan yung pagiging priest natin ngayon, okay, kung hindi po hindi natin intindihan yung ano yung ginagawa ng mga Old Testament priests noon. Ano ba ginagawa nila? They offering sacrifices. Anong sacrifice natin ngayon? Hindi naman animals. Do you offer sacrifice now? Animal sacrifices? No, hindi na po. It is done. Tapos na po ito, Hebrews 10 verse 10. E anong sacrifices you offer po ngayon? Praises and sacrifices. Ano yun? E yun yung mga paglilingkod mo sa ating Panginoong Jesus. Yung ginagawa mo sa church. Yung pagkakalob sa Panginoon. Those are sacrifices. Yun ang sakripisyo mo ngayon. Amen? And si Romans 12 verse number 1. Sabi niya, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Anong sacrifice mo ngayon? Of course, it's not. Hindi na hayop. Hindi ang church ay puro hayop na lang ang i-offer natin every Sunday. Yan ang magiging amoy ng loob ng church natin. Okay? So, pero the Old Testament, they have tabernacle. They're offering sacrifices there. They're offering some things that they have to bring. Right? Marami po yon sa Book of Leviticus. Pasalamat tayo, hindi na po tayo ganun. Kung hindi, mga kapatid, mas magastos. Amen? Eh, hahanap pa tayo ng kung ano-anong mga hayo para idala natin doon sa temple or doon sa tabernacle. Pero salamat sa Panginoong Diyos in the New Testament. It is more likely and it is more, sabi natin, acceptable sa atin, mas magaan para sa atin. And of course, isipin nyo na lang ha, we are Gentiles. We're not part of the covenant of Israel. We're not part of the Mosaic Covenant. We are not part of the Commonwealth of Israel. And yet, kung ano ang ginagawa ng Israel noon, okay, na-equal natin ito because of the grace that God has given to us. Kung hindi man tayo part ng Israel, kapatid, amen? Mga kapatid, sa oras na ito, kung hindi tayo part ng Israel, tayo ay despised ng Diyos. Okay? But I tell you, because of the grace of God, because of the work of the Holy Spirit, nung tayo na born again, we are part of Abraham's promise. Yan ang blessing natin ngayon bilang New Testament believers. Okay, now, balik tayo doon sa karakter ng ating Panginoon. Okay? Now, Jesus Christ is the eternal immutable priesthood of priest. Okay? He is the eternal immutable priest or high priest. Now, Jesus Christ will never die. Yes, of course, He died. But he was resurrected from the dead. So, ibig sabihin po, we have now a ever-living high priest. In the Old Testament, pag namatay yung high priest, papalitan po ng another high priest. At hindi lang yun, ha? Every high priest, they have to offer their own sacrifice because ang high priest noon, tao na makasalanan din. So, he has to offer what? His own blood sacrifice or his sin. Pero when Jesus Christ came to that point to be the high priest, Christ is a sinless high priest. So what's the difference now with the Old Testament? Yes, they have the high priest, but the high priest has to offer his own blood sacrifice. Yes, and they have high priest, but they have to replace him every time na minamamatay ng high priest. But now, Jesus Christ has no replacement because hindi na po siya mamatay. Kaya nga po, salamat tayo sa Diyos, hindi po tayo nanatili sa Roman Catholic Church. Kundi po, every time na lang po nagkakaroon ng mass, namamatay ang Panginoon. Tandaan po natin, ang high priest natin, hindi po siya namamatay. So we have an immutable, ibig sabihin, hindi mo na siya machi-change na high priest. Why? Because he is the high priest. Alright? After the order of Melchizedek. Okay? Now, His blood is different from the blood of the animals. Hebrews chapter 9. Pakita po natin sa Hebrews chapter 9, verse number 11. Tingnan po, ano pa yung inoffer ni Christ as the high priest? Okay? Tandaan po natin, oh, pinipicture sa Old Testament, yung high priest, nag-offer ng blood. Ngayon, sa New Testament, ano pa yung inoffer ni Christ na blood? Hebrews 9, verse 11. Let's read from verse 11. Sabi niya po dito, But Christ being come and high priest of good things to come, by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building, neither by the blood of goats
and cults, but by his own blood, he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. For if the blood of bulls and of goats and of the asses upon hyper sprinkling the unclean sanctifieth the purifying of the flesh, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God. And for this cause he is the mediator of the New Testament, that by means of death, for the redemption of the transgression that were under the First Testament, they which are called might receive the promise of what? Eternal inheritance. See that? Amen? Siya po ang naging tagasalba ng mga Old Testament saints at siyang taging salba ng mga New Testament saints. Without the blood of Christ, those Old Testament saints, covered lang sila, but their guiltness still stays with them. Pero nung dumating ang Panginoon, He died on the cross, His blood was offered on the cross of Calvary, all His sins, all the sins of the Old Testament were taken away. See that? Amen? Hindi lang po sila na-cover, hindi lang sila na-atone, but the guiltness of their sin was removed. Kaya nga sabi ng John 1:29, Behold the Lamb of God, which taketh away the sins of the world. Away. Amen? Now, in the New Testament, this is different because we have an high priest that we can come to God, that we can come to Him to ask for help and mercy. Okay? Now, sa Old Testament, mga kapatid, ang nagagawa lang ng high priest ay service. Pero sa New Testament, ang high priest po natin, hindi lang po service ang kanya nagagawa. Hindi lang po siya yung middleman between the sinner and the holy God. Hindi lang po yun. Look at this one, Hebrews 4, verse number 15 and 16. Now, ang Roman Catholic, meron po silang ina ng laging saklolo, no? Yun po ang madalas kong nakikita kapag ako'y nagsisimba noon, ako po'y Roman Catholic Church member pa, doon sa amin sa La Paz. At yun ang madalas na pinupuntahan ng nanay ko. At kapag nakita ko na siya, meron siyang panyo, pupunasan po na niya yung picture, yung imahin. Nasa left side po yun noon eh. Okay? Hindi ko lang kung saan nakaposisyon na malaking imahin na yun. Picture po yun. Okay? Imahin po yun ng isang ina. Okay? Yung Virgin Mary. At ang tawag po doon, ina ng laging saklolo. Okay? Kaya yung nanay ko noon, dahil siguro maraming problema, pumupunta kagad siya doon sa ina ng laging saklolo. Amen? Yung sukuro. Okay? Now, I tell you, hindi na po natin kailangan yun. Because we have Jesus Christ. Hebrews chapter 4, verse 15. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. There you go. Amen? That is the purpose of the high priest. We can get mercy from him. Ngayon sa panahong ito, mga kapatid, sino bang kailangan natin? Maraming tao ngayon tumatawag sa Diyos. Pero ang tanong, sinong Diyos dapat ba ang lapitan para makakuha tayo ng tulong, ng mercy? Walang iba kundi ang Panginoon. Saan po natin makikita yon? Hebrews chapter 4 verse 15-16. Bakit siya? Bakit si Kristo? Una, hindi siya namamatay. Pangalawa, sinless siya. Pangatlo, nag-offer siya ng blood para po sa sin ng tao, para magkaroon ng eternal redemption ng tao. Okay? At pangapat, of course, si Diyos. Amen? The problem with the Roman Catholic system is that, ganito, si Mary daw, kapag nilapitan natin, lalapitan niya si Jesus Christ. So sabihin niya kay Jesus Christ, oh, pakinggan mo yung panalangin nila. Para bang inutusan na lang si Jesus Christ. Hindi po ganun, mga kapatid. We can go directly to Jesus Christ without the help of anyone. Okay? We have a perfect Savior. Alright? Now, that is the blessing in the New Testament. Kaya po kailangan basahin natin ang Old Testament para makita natin at ma-appreciate natin kung gaano kalaki ang biyaya ng Diyos na binigay na sa atin. Amen? Okay. Now, remember this. Why Jesus Christ came to this world? 1 Timothy 3:16. God manifested the flesh. Why? He is God. But He came down and became human. Why?
because of the need for human high priest, a human high priest that will replace a series of human high priests. Para matapos na, no? Kasi kung hindi, tuloy-tuloy po yan, papalit-papalitan yung mula sa line ni Aaron, dire-diretso hanggang sa ating paraon, eh walang katapusan mga kapatid. Every time namamatay yung high priest, kasi may mga dahilan ang kamatayan ng high priest. Either old age o kaya may maling procedure na ginawa niya. Okay? So kapag namatay po yun, mga kapatid, papalitan ulit. And remember, every high priest, tao din po yun na may kasalanan. Pero, huminto yung human high priest. Sapagat si Christ, siya yung human high priest. Ngayon, amen? Bakit po siya? Siya ay God manifest in the flesh. Hebrews 5 verse 1 to 6. And that's the purpose of the humanity of the Son of God explained in Hebrews 5 verse number 7 to 11. Okay? So makita po ninyo yung beauty. Amen? Actually, hindi pa po tayo pumunta doon sa mga garments. Mga suot nila. No? Ano bang meaning ng mga bato na yon? Yung urim at tumim. Diba? Yung meter nalagay sa ulo. Anong purpose ng mga yon? Okay? So, yan ay kapag tayo po ay nagsilik pa ng Bible sa Bible, may mga meaning po yun. Amen? Yung mga stones na yun that represents the tribes of Israel. Okay? May mga picture po yun, mga kapatid. Yun po ay nangungusap. Nagsasalita po yun eh. Ilang ba itong nagsasalita? Okay? Yung urim at saka yung tumim. Nasa likod po yun ng effort. Okay? Yung urim at tumim. At that is part of our Bible study kapag po tayo ay nag-dig in pa doon sa study natin about the high priest. But so far, ito lang po yung aking iiwan ngayon. Two orders, Melchizedek and Aaron. Saan line si Jesus Christ? Sa line ng Melchizedek. Okay? Si Aaron, siya naman ang line ng high priest and priest. Okay? Yung Levi, that's the tribe for the priest. Okay? Ngayon, wala na pong priest ngayon sa New Testament na galing sa Israel, alright? Yung church ngayon, yung body of Christ, siya ngayon ang re-represent na priest. Remember, 1 Peter 2:9, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. So tayo ngayon, okay? Spiritually speaking, we replace temporarily the kingdom of priest. But time will come when Jesus Christ will come back and going to set the kingdom in millennium, then they're going to resume the kingdom of priests. Yung Levitical priesthood, okay, na naantala, naputol, dahil po sa rejection nila kay Christ, then babalik po yun sa second coming ni Jesus Christ. Okay? Ngayon, sa present time, we can call to God directly because we have a high priest, and that is Jesus Christ. Tandaan po natin, He is a source of mercy and help. The Lord Jesus Christ. Now, these are the lessons that we have learned. Okay? God shed the picture to remove us from a shrouded mystery of the Old Testament high priest and priesthood when Christ came in human flesh. So he removed us from a shrouded mystery of the Old Testament high priest and priesthood when Christ came in human flesh. Natahimik na, mga kapatid, ang problema. Na ayos na ang problema dahil kay Kristo. Napakalaga ng Panginoong Hesus sa buhay natin. God intended to bring the lost sinners to Him by this elaborate medium of priesthood and sacrifices in the Old Testament. Right now, God intends to bring the lost sinners in the time we are now in through the medium of the high priest, which is Jesus Christ, and the work or the ministry of the priest in our time. Tayo na yon. Kaya nga tayo, we have the ministry of what? Reconciliation. Okay? The ministry of reconciliation. We are the priest. We are the middleman. Okay? So, dinadala natin ang tao kay Kristo. Alright? So, si Kristo naman magliligtas sa kanila. The coming of Christ made the Roman Catholic Church priesthood an ineffectual, okay, ineffectual sacrifice. Ineffectual. Ibig sabihin, walang epekto. Walang magagawa. Okay? Yung mass sacrifice, that's wrong. Amen? Definitely wrong. Okay? Malis na po kayo doon, kapatid. Walang mangyayari sa inyo. Okay? We can come boldly to Christ since we have
resurrected Savior, our eternal High Priest. Yan po ang ating lesson ngayon. We can come to Christ because we have a resurrected Savior, our eternal High Priest. Now, this is another lesson. Dalawa po ito. God did choose a tribe like the Levites and later on spiritually applied to us to show us that He is interested in every affairs we are in as human. Kung sa Old Testament, ang Panginoon, tinulungan sila para po sila ay masalba sa kanilang kasalanan, okay, through the medium of the priesthood, tayo naman sa New Testament, God is going to rescue the sinners through the priests. We are representative of Christ to the priests. Tayo yun. Amen? Para may dala ang tao sa Panginoon Diyos. Kaya nga po kailangan mag-soul winning tayo. Kailangan tayong lumabas, mag-preach ng gospel. Sapagat kung hindi tayo lalabas, di ba? If our gospel be hid, sabi ng 2 Corinthians 4:3, it is hid to them that are lost. Amen? Now, number 6, hope you understand everything. We are blessed that we are in the New Testament side rather than the Old Testament side. We are blessed. Sapagat sabi ng Bible, we have a better sacrifice. And that is the sacrifice of Jesus Christ. We have a better high priest. That is the high priest of Jesus Christ. We have a better testament. Because ang ating testament, the blood, the shed, is not just a human blood or an animal blood. It is God's blood. Praise the Lord forever. Amen. Hope you enjoyed our Bible study. Hope you learned from it. Hope you now have a strong stand that we have in the right path, in the right track. At sana po mga kapatid, keep on reading, keep on studying. It will build your faith and you're going to be blessed. You will be happy as a Christian because you know that you have the truth in you. And you will be confident to face the Lord someday. Sabi mo sa Panginoon, Panginoon, alam ko po ang Bible. Aaralan ko po ang Bible. Nagkaroon po kami ng Bible study. Alam ko po kung sino ka Jesus. You're the High Priest, Lord. At alam ko na pinipicture ka ni Aaron, tatang yung kamatayan sa cross, pinicture po ng mga animal sacrifice. Alam ko yan, Lord. Diba? Napag-aralan ko yan. So you're confident to face the Lord. Amen? Okay, so tayo po ngayon ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po. We are so blessed with this Bible study. Salamat po sa larawan na pinakita niyo po about the priesthood. Lord, pagpalain niyo po kami, Panginoon Diyos, sa aming pag-aaral. Bless yung bawat isa sa amin. Panginoon, sa lahat po ng mga kapatid ang nasa ibang bansa, sa mga kapatid na naming nandito sa Pilipinas, Lord, nandito pa po, Panginoon Diyos, ang virus at kumakalat pa rin, sana po ay ingatan niyo po kami. Lord, tulad po ng sinabi sa Book of Hebrews chapter 4, verse 16, let us come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy, find help in time of need. Lord, lumalapit po kami, kumakato kami sa iyo, Diyos, tulungan niyo po kami. Pangunahan niyo po ang aming mga buhay, ang aming pamilya, ang aming mga anak, ang aming mga trabaho, Diyos, gabayan niyo po kami, pangunahan at ingatan. Salamat po kung aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Everybody say amen. Praise God. Okay, so good afternoon po. I think it's already 5:45 dito po sa Pilipinas, Philippine time. So maraming salamat po sa inyo. At sana po ay buksan pa po ninyo ang opportunity para sa iba. No? Kayo po nag-aaral na. Pero sana po may share nyo ang video na ito. At mamayang gabi po, meron kami question and answer. I invite you to come to join us. Ito po ay mag-start ng 8:30 hanggang alas 12 ng gabi. Open po ang lahat ng questions. Kung may mga tanong po kayo, may mga difficulties po kayo, hindi nyo maintindihan, throw some questions to us and we'll try by God's grace to answer them. Okay? So magandang hapon po sa inyo. Kay Sister Raquel sa Hong Kong, si Sister Mona sa lugar ng Taloy. Amen. Nag-enjoy sila sa lamig doon. Sister Loida sa UK. Amen. And Sapinel, I think in Hong Kong also. Brother Richie. Brother Marlon Cabides sa lugar po ng Qatar. Si Brother Lorenzo Ambal. Amen. Praise the Lord. Thomas Jared Cruz. Amen. Brother Jared, I miss you here. Wala na naglilinis dito. Joel Torcedo. Christian Malubag, Ruby Antiro, Pastor Ross, Pangilinan sa Cebu, Eddie Tulingan, amen, amen. Bal Morales, de Ocampo, praise the Lord. We have Brother Richie, Brother Vincent San Vicente, itong taong ito, hindi ko makalimutan. Siya po naging bunga namin sa jail. Alright. Danbe Domingo Herrera, sa lugar po ng Super Bowl, sister.
Sister Nancy Hermoso, si Ma'am natin, Opie Asio, and Brother Alfredo Solano sa UK. We have Safinel, and we have James Muller sa United States of America, friend nating American, nanonood po ngayon. We have ang aking anak, Joanne, Brother Dax is watching also. Amy Kabangkuan sa UK, Kabakungan, Sister Marisa, and Brother Chavez, Robert Loy, sa Singapore yan po yan, nasa Singapore, no? So, iba-iba na po yung lugar na nanonood sa atin. Joel Wagas, Tita Noy sa Pampanga, and Brother Noel Villanueva sa ano naman to, Macau, no? Mer Ametis, I think in Hong Kong, Ana Pascual Centeno, Elizabeth Bucalin sa, I think sa Saudi ito eh, si Elizabeth, and Christine Shamsi, Andrew Tibe sa Batangas po, Rainy Wagas, Sue Cornelio sa Manila, I think nasa Manila sila mo, Saliana sa UK, ay sa ano, sa Hong Kong, Leigh Macalia, Christy Castañeda, okay. Amen. So maraming salamat po. 18 viewers po tayo na hindi po umalis, no? At tinapos ang Bible study. God bless po at maraming salamat sa inyo. God, mamaya pong gabi. So see you again.